live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang matataas na opisyal ng Bureau of Customs at Department of Agriculture ang pinangalanan sa Senado na mga umano'y protektor at smuggler ng agricultural products sa bansa. Ang listahan batay daw sa intelligence report na natanggap ni Senate President Tito Soto na ibinigay na raw niya yan kay President-elect Bongbong Marcos. Nakatutok si Mav Gonzalez. Matapos ang ilang buwang imbestigasyon ng Senate Committee of the Whole, ni-release ng Senado ang report ng komite na naglilista ng 22 pangalan na hinihinalang protektor at smuggler ng mga produktong agrikultura, kabilang ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno, kasama ang mismong hepe ng Bureau of Customs na si Ray Leonardo Guerrero, Department of Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan, Customs Deputy Commissioner for Intelligence Group Raniel Ramiro, Customs Deputy Commissioner Vener Bakira ng Customs Revenue Collection Monitoring Group, Director Jeffrey Tasho ng Customs Intelligence and Investigation Service at Attorney Yasser Abbas ng Customs Import and Assessment. Nasa listahan din sina Bureau of Plant Industry Director George Colaste, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Eduardo Gongona at Laarni Rojas ng Plant Quarantine Services Division ng Bureau of Plant Industry. Hindi idinetalya sa report kung ano ang kanilang partisipasyon sa umani smuggling, kabilang din sa listahan ng isang Toby Chanco, isang Mayor Jun Jamante at isang Jerry Teves. Kasama rin sa listahan ang 10 iba pang individual. Kinukuha na namin ng pahayag ang mga personalidad na binanggit sa listahan. Nauna nang sinabi ni Soto na ibinigay na niya ang listahan kay President-elect Bongbong Marcos at inaasahan daw niyang lilinisin ni Marcos ang DA pag umupo na siya bilang kalihim nito. Base sa imbestigasyon ng komite, nakakalusot daw ang smuggled products dahil kulang at hindi pa rin fully digitalized ang inspeksyon sa customs sa mga pantalan. Pinirmahan ng 17 senador ang committee report. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Horas. Pinagsusuntok at pinagsisipa ang ilang tauhan ng MMDA sa gitna ng kanilang clearing operation laban sa mga kariton at e-trike na ipinagbabawal sa EDSA. Pinagahanap na ng pulisya ang mga sangkot sa nahulikam na pananakit. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni na June Veneracion at Nico Wahid. Pinagkukuyog ng mga lalaki ang isang tauhan ng MMDA at pilit na kinukuha ang bakal na hawak niya. Ang isa pang taga-MMDA, kahit nakahiga na sa sahig, pinagtulungan ang pagsasapakin at pinagtatadyakan pa. Pilit na inawat ng ibang taga-MMDA ang mga tao, pero hinabol din sila ng pamalo ng isang lalaki. Kalaunay naawat din ang bugbugan. Ayon sa MMDA, nangyari ang komosyon sa EDSA TAF sa Pasay bago mag-alas 3 ng hapon kahapon, kasunod ng paghatak nila sa mga kariton at e-trike na bawal sa EDSA. Pilit doon ay binababa ng ilang kalalakihan mula sa truck ng MMDA ang isang nahatak na e-trike. Hanggang sa nagkahamunan na, nakalaunay na uwi sa bugbugan. Ang pinakauna raw talagang pinagtulungan ay yung mga enforcer na nasa ibabaw ng truck. Sinuntok po ako dito. Kaya, hindi ko naman alam na madami na. Sumibat na rin po ako. Sabi ng team leader na nag-operate sa lugar na pinakanapuruhan din sa paumuyog, mga kariton at mga e-trike na paulit-ulit anilang nagka-counterflow sa EDSA at paulit-ulit din nilang sinisita ang hinatak nila. Sisitahin po namin sila. Nabawal po kayo rito, ganito. O, meron po ba kayong ID? Wala silang maipakitang ID. That the time na i-confiscate namin. Kasama pa sa mga bumugbog ang ilang vendor na paulit-ulit din nilang sinasaway dahil nakaharang sa bangketa. Sige, kung ano nyo na yan, bugbugin nyo na yan. Kung baga sila pa'y nag-uudyok. Ang insidente, tinawag na anarchy ni MMDA Task Force Special Operations Head Bong Nebrija. Sabi ni MMDA Chairman Romando Artes, magsasampa sila ng kaso laban sa mga nambugbog sa kanilang mga enforcer. Dalawa po na yung na-identify dahil may previous record na nga po siya sa dito sa amin na nahuli na siya nagka-counterflow sila dalawa na pinagbigyan naman po at pinagsabihan lang nung una. So far, meron pa pong I think 3 or 4 pa na hinahanap.
Patuloy namang pinaghahanap ng mga pulis Pasay ang mga sospek. Kanina nga, isang impormasyon ang kanilang natanggap na may nakakita sa isa sa mga ito, kaya rumispondi agad ang mga pulis. Pero negatibo ang kanilang lakad. Pumunta naman sa police station ang mga biktima ng pambubugbog para magpa-blatter. Hindi maitago ni Zabala ang emosyon. Hindi sa akin eh. Yung pamilya ko eh. Nagkaroon na ng trauma eh. Decidido raw siyang ituloy ang kaso para maturuan ng leksyon ang mga nanggulpi sa kanila. Ako po ay Army Special Forces Airborne. Sa totoo lang. Matatagpo ako. Sa totoo lang. Pero nagtaka ako sa ngayon. So mamaalob ko sa kanila. Dahil sa nangyari, mas tututukan daw ng MMDA ang clearing operation laban sa mga illegal vendors sa Baclaran Taft. Ang amin lang pakiusap, kung kilala nila, ilutang na lang nila yung gumawa noon. Hanggat na hindi nila tineturn over sa PNP, ay i-operate namin na i-operate. June Veneracion, Nico Wahey, nakatutok, 24 oras. Tagumpay na nakapaghatid ng supply at mga kapalitang sundalo ang barko ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Sa kabila po yan ang pagbuntot at pagradyo ng China Coast Guard na ayon sa mga eksperto, tanda ng pag-angkin nila sa pinag-aagawang teritoryo. Nakatutok si Chino Gaston. Halos makipagpatintero daw sa China Coast Guard ang mga barkong ito bago nakarating sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Sila ang naghatid ng pagkain at iba pang supply para sa mga sundalong nakabantay sa barko noong June 20 hanggang 22. Hatid rin nila ang mga kapalitan ng mga sundalong ilang buwan nang naka-duty doon. Bago nakarating sa BRP Sierra Madre, binuntutan at niradyohan daw ng Chinese Coast Guard ang resupply ship at sinabing pinapayagan nilang pumasok ang mga Pilipino hanggat wala itong materyales dala sa anumang construction. Ang BRP Sierra Madre ang barko ng Philippine Navy na sadyang sinadsad sa Ayungin Shoal noong 1999. Hindi na ito inalis doon para magsilbing outpost ng Pilipinas sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil sa sobrang layo, kada buwan lamang nakakapaghatid ng pagkain at iba pang supply sa ating tropa doon. Tuwing ilang buwan lang din sila nakakapagpalitan. Inaangkin din ng China ang Ayungin Shoal at ilang beses na tinangkang harangin ng Chinese Coast Guard ang mga resupply mission dito. Nobyembre noong nakaraang taon, ginamitan ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang resupply ships na papuntang BRP Sierra Madre. Hindi na naulit yan sa mga sumunod na resupply mission. Pero sabi ng isang maritime expert, kahit radio challenges na lamang ang gamit ngayon ng China, tanda pa rin ito ng kanilang pag-aangkin sa lugar na dapat patuloy na almahan sa dagat man o sa larangan ng diplomasya. Every statement that they make has to be neutralized by a responsive statement from the Philippines, effectively asserting again that it is the Philippines which is acting on the basis of its own decisions and its own policies. Sa tingin pa ng isang security analyst, kailangan magpakita ng tapang at pagpupursige ang mga Pilipino bilang mensahe sa China at sa buong mundo. We have to play the long game. We have to make it peaceful, but at the same time, we have to be assertive and we have to show that we are doing it because it's our interest to do so, not because the Chinese are allowing us. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan na pahayag ang Chinese Embassy rito. Bukod sa naranasang pambubuntot at radio challenges, inulat din ng WESCOM sa National Task Force on the West Philippine Sea ang mga nakita nilang Chinese vessels na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa loob lang ng isang linggo, lumundag sa high level ang positivity rate o bilang ng mga nagpo-positibo sa mga tinetest sa probinsya ng Rizal at Capiz ayon sa Okta Research. Ang Metro Manila at 7 lugar pa sa bansa mula sa low ay umakyat naman sa moderate. Nakatutok si Lee Alvis. 4,634 ang bagong talangkaso ng COVID-19 mula June 20 to 26 o may average na 662 cases per day. Pinakamataas ito sa loob ng 16 na linggo. Unang pagkakataon din sa loob ng 14 na linggo na higit 500 ang average new daily cases. Sa pagsusuri ng Okta Research sa datos ng Department of Health, as of June 25, 2 probinsya ang nagtala ng high positivity rate o nasa 10 to 20%.
positivity rate ang porsyento ng nagpopositibo sa lahat ng mga tinest. Sa loob lang ng isang linggo, ang Capiz mula 0.5 positivity rate umakyat sa 13.2%. Ang Rizal mula 6.3% tumaas sa 11.9%. It's partly a function of they don't have many tests kaya mataas yung positivity rate nila. So that can affect it if you don't have many tests. But in Metro Manila, we have a sufficient number of tests. We're averaging 10,000 per day. So we're more or less capturing the trend. Ang Metro Manila kasama sa pitong lugar na mula low ay tumaas sa moderate positivity rate o nasa 5 to 10% gaya ng Batangas, Cagayan, Cavite, Iloilo, Laguna at Pampanga. Moderate positivity rate pa rin ang South Cotabato. Positivity rate is one indicator. It means that cases are rising. Kasi the positivity rate is not affected by backlog. Ang DOH ipinagpaliban ang pagtuturok ng booster sa mga non-immunocompromised na 12 to 17 years old. Yan daw ay para mas maplano ng husto ang rollout. May isang recommendation ang H-Stock na nakikibargain kami. Ang gusto nila, at least 40% ng first booster ng area ay sa senior citizen. Alam naman natin, medyo mababa yung first booster. Mm-hmm. Scientifically, may basis sila, pero operationally, nahihirapan kami. Ikinadismaya ito ni Presidential Advisor Joey Concepcion, lalo't inaasahan ang full face-to-face classes sa pagbubukas ng eskwela. Sa Amerika, yung CDC, aprobado na matagal na yung 12 to 17, and dito naman sa 50 years old, aprobado na. Pero yung ASAC, ang bagal ang galaw nila at nahihirapan na rin ang DOH. So maraming na frustrate ngayon dito sa atin. At importante natin, at nakita natin yung bakuna ang pinaka-importante dito para i-maintain ang level of immunity. Hinihingi namin ang panig ng HTAC. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong pababa na sa pwesto si Vice President Lenny Robredo, ipinasa na niya kay Senador Risa Ontiveros ang pagiging leader ng oposisyon. Nakatutok si Saliba Restra. Kasabay ng pagpapanumpa kay Senador Risa Ontiveros para sa kanyang panibagong termino, opisyal nang isinali ni Vice President Lenny Robredo ang pagiging leader ng oposisyon sa senadora. You are now the highest elected official sa oposisyon. And lahat kami masaya na ikaw yung natitirang humahawak ng ating bandila. Kampante kami na patuloy mong ipapakipaglaban yung lahat na pinaniniwalaan natin kung ano yung mabuti at tama sa pamamahala. But we will not tolerate people who bear false information. We'll fight back harder against rumors, lies, propaganda, and fake news. Nagbigay pugay at nagpasalamat naman si Robredo sa kanyang staff sa kanilang huling General Assembly bago bumaba sa pwesto. Sa tanghali ng June 30 pa ang pagtatapos ng termino ni Robredo, pero sa June 29 o sa Miyerkules raw ang huling araw ni Robredo sa opisina dito sa Quezon City Reception House. Nililinis na ang paligid at kakaunti na lang ang laman ng opisina. Paghahanda raw ito sa pag-uopisina rin dito ni Vice President-elect Sara Duterte. Kasi understandable naman na dapat pagpasok ni VP, maayos na. So mag-aayos na dito yung staff. Actually nga nag-aayos na sila, nagdadagdag mga ilaw, nagpapa-repaint. Sa Nima Refra, Nakatutok, 24 Oras. May pahabol na taas presyo sa ilang produktong petrolyo ngayong huling linggo ng Hunyo. Piso at 65 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel simula bukas. 50 sentimo naman sa presyo kada litro ng gasolina at 10 sentimo sa kerosene. Nangangalahati pa lang ang taon. Pero ayon sa Department of Energy, hanggang nitong June 21, 44 pesos and 25 centavos na ang itinaas ng kada litro ng diesel. 29 pesos and 50 centavos sa gasolina at 39 pesos and 65 centavos sa kerosene. Dumalo bilang panauhing pandangal si Vice President-elect Sara Duterte sa inaugurasyon ni outgoing House Speaker Lord Alan Velasco bilang kinatawan ng lalawigan ng Marinduque sa 19th Congress.
Sinalubong siya nina Velasco at amang si Governor Presbitero Velasco sa kanyang pagdating sa Marinduque kahapon. Si Duterte ang humawak ng Biblia sa panunumpa ni Velasco bilang kongresista sa harap ni Supreme Court Associate Justice Joseph Lopez. Nagpasalamat naman si Duterte sa mga taga Marinduque sa suporta sa kanya. Hiniling din ni Duterte na siya ay maging adopted daughter ng probinsya, bagay na sinuportahan ni Speaker Velasco sa hiling sa Provincial Council para sa pagpapasa ng resolusyon kaugnay nito. Sa huling episode naman ng online show na Special Hour with VP Inday Sara Duterte, nagpasalamat ang VP-elect sa mga Davaoenyo. Ang ako ang pagpasalamat kaninyong tanan sa mga Tiga City Government o sa mga Davaoenyos sa inyong pagsuporta sa ako as your city mayor. In fact, it was truly an honor na inyo akong gipili to be the top performing mayor during a pandemic pa na, ha? Tatlong araw bago ang inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos, pinaplansya na ang mas mahigpit na seguridad dahil sa ilang malalaking personalidad na dadalo sa seremonya. Pakiusap ngayon ang PNP sa mga lokal na pamahalaan na malapit sa Maynila, magdeklara na rin ng holiday. Nakatutok si Dano Tengkungko. Mula kahapon, sarado na ang Padre Burgos Avenue, Finance Road, bahagi ng Maria Orosa mula Calao hanggang Burgos at General Luna Street mula P. Burgos hanggang Muralya. Unang batch yan ng road closures para sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos sa Huwebes, June 30. Sa harap ng National Museum, patuloy ang pag-setup ng main stage. Gayon din ang rehearsal ng pass and review ng mga tauhan ng AFP at ng PNP Academy. Nagpatrolya na rin kanina mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Manila Bay. Mahigpit ang seguridad lalo't ilang bigating personalidad ang sasaksi sa inaugurasyon. Si U.S. President Joe Biden nagpadala ng delegasyon. Pangungunahan niya ni Second Gentleman Douglas Emhoff ang asawa ni U.S. Vice President Kamala Harris. Matapos naman i-anunsyo ng lungsod ng Maynila na idedeklarang holiday ang June 30, ang PNP may pakiusap sa mga karatig na syudad. Hinikayat namin ang iba't ibang karatig syudad na magdeklara rin dahil medyo malaki ang rerouting scheme natin and it will affect the entire Metro Manila. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang panig ng ibang lokal na pamahalaan kaugnay sa pagdedeklara ng holiday. Ayon sa PNP, may tatlong Freedom Park na itinalaga kung saan pwedeng magkilos protesta ang mga grupo nang hindi kailangan humingi ng permit to rally. Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Liwasang Bonifacio. We have been receiving reports that they will stage a rally. No, at wala namang problema doon. Tayo ay lumirespeto sa mga grievance o mga issues, no? Pero doon lamang po sa Freedom Park kung wala naman silang permit na nakuha sa local government unit. Okay. Kaya ako inananawagan na please do it in the proper place or proper time. Sinimula naman kaninang hating gabi ang pagpapatupad sa gun ban na magtatagal hanggang Sabado, July 2. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Horas. Nasa ospital ngayon si dating Senate President at incoming Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile matapos magka-COVID. Sa isang Facebook post, sinabi ni Enrile na mula nang magpositibo at ma-confine siya sa ospital, hindi siya nakaramdam ng lagnat, chills o sakit ng ulo. Normal daw ang lahat ng vital signs at blood chemistry readings niya. Inuubo raw siya at lumabas daw sa kanyang CT scan na meron siyang mild pneumonia. Pinagbigay alam na raw niya ito kay incoming Executive Secretary Vic Rodriguez para sabihin kay President-elect Bongbong Marcos na hindi siya makakadalo sa inaugurasyon nito sa Huwebes. Ayon pa kay Enrile, nasa ospital pa raw siya sa araw na iyon at kailangan kumplituhin ang antiviral regimen na ibinigay ng kanyang mga doktor. Ibalik ang mga dating ruta at tanggalin ang mga special permit sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang petisyon ng mga transport group ngayong hirap ang mga tsuper sa putol-putol ng mga ruta na sinabayan pa ng pagmahal ng petrolyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Karaniwang punuan ang mga sasakyan tuwing Monday rush hour. Kaya umaatikabo ang mga tagpo sa mga sakayan sa Commonwealth Avenue tulad sa Don Fabian Overpass, lalo't natapos na ang programang libreng sakay sa lugar. Mahirap talaga, katulad ngayon, wala pang bus.
Makauulan pa. Sa Cebu City, maraming pasahero ang stranded noong rush hour ng Biyernes. Kulang daw ang bumibiyahing PUV sa lungsod, lalo na ngayong mas bukas na ang mga negosyo. 4 na bus ang dineploy ng lokal na pamahalaan para sa libreng sakay. Bukas, magpapatupad na naman ng panibagong taas presyo ang mga oil company. Ayon sa samang transport operators ng Pilipinas, maaaring lalo pang mabawasan ng mga nakakabiyahing bus. Ang epekto, mas mahihirapan raw mga commuters na makasakay. Ayon sa ilang transport group, limitado ang mga nakakabiyahe dahil rin sa limitado at putol-putol na mga ruta. Kaya ngayong araw, naghain ng pasang Mazda, Alto Dapat Acto, ng petisyon sa LTFRB para ibalik ang dati mga ruta at alisin na ang special permit. Kaysa rin nila ang mga bus operator dito. Kahit papaano po makakatulong yan dahil unang-una, doon po sa rotang ibinigay sa amin, hindi naman kami kumikita doon eh. Pero pag babalik po nila yung talagang rota namin, kahit po papaano yung mga driver at mga operator, magtsatsaga yan. Kung ibabalik ang dating mga ruta, makakatipid rin daw sa pamasahe ang mga commuter. Ang nagiging problema po, nagiging tatlo, apat na sakay po sila. Mas malaki po yung nagiging pamasahe po nila. Umaasa rin ng mga transport group na marerelease na ang ikalawang round ng fuel subsidy. Mungkahin naman ang mga bus operators magbigay ng discount sa toll at huwag munang hulihin kung hindi agad makapag-renew ng rehistro. Ayon sa Toll Regulatory Board, so, napakataas kayo ng value ng ating fuel, kaya ipapaabot po natin itong kanilang request sa ating pamunuan sa nagkapan. May discount raw ngayon ang public utility vehicles sa NLEX, SETEX at Cavitex kasunod ng toll adjustment kamakailan. Sa SLEX naman, ilang taon nang walang pagtaas sa toll. Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukol dito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ng ilang personalidad na nabanggit sa report ng Senate Committee of the Whole ang kanilang pagkakadawit umano sa smuggling ng agricultural products. Sabi ni Navotas Mayor Toby Tiangco, sinisiraan lang daw siya ng mga nagdawit sa kanya sa report dahil sila ang humuhuli sa mga totoong agricultural smuggler. Ipinunto rin niyang dalawa sa mga kaso kontra agricultural smuggling na nakitaan ng probable cause ay Navotas LGU raw ang nag-file. Itinanggi rin ni Bureau of Plant Industry Director George Kulaste na sangkot siya sa smuggling. Dati nang kinwestiyon sa pagdinig ng Senado ang pagpaparelease niya ng shipment ng gulay ng isang kooperatiba na hindi pumasa sa temperature requirement. Paliwanag ni Kulaste, nagpasa ng mga dokumento ang naturang kooperatiba na nagpapatunay na tama ang kondisyon ng kargamento nila. Online na rin daw ang mga permit, kaya paanong tatanggap pa siya ng tara o lagay? Hindi na kami nakikita ng mga importer na, magiging iba. Bakit sila magbibigay sa akin ng tara-tara na online po na ina-approve yung kanina? Online sila nag-apply ng ever since na in-assign po ako dito sa BPI. Wala po akong kahit even a single centavo na hiningi dito sa mga importer. Sa mga nagdawit sa akin dyan, o dun sa mga sindikato, kung sa tingin ninyo, sa pagsubok nyo, nasirain yung pangalan ko, hihinto ako. Hindi ako hihinto. Hindi ako hihinto na habulin kayong mga agricultural smuggler. Nakausap naman ng GMA News sa telepono si Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan at itinanggi rin niya ang paratang na dawit umano siya sa smuggling. Hindi rin daw siya nababahala sa kanyang pagkakadawit dahil wala naman daw siyang ginagawang kasalanan. Sabi naman ni BFAR Director Eduardo Gongona, hindi totoo ang paratang. Dapat daw magsagawa muna ng malalimang investigasyon. Sinunod daw nila ang bilin ng Pangulo na huwag masasangkot sa katiwalian at kung may butas man daw sa sistema, kanila itong itinutuwid. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Agriculture Secretary William Dar, bigyan daw ng pagkakataon ng mga pinangalanang opisyal na humarap sa mga nag-aakusa at magpakita ng kani-kanilang ebidensya. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang binanggit sa report ng Senate Committee of the Whole. Binuksan na sa publiko nitong Sabado ang PNR San Pablo-Lucena Commuter Line sa Laguna. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbubukas ng 44-kilometer railway project na nagdurugtong sa Lucena City sa Quezon Province at San Pablo City sa Laguna.
Bukod sa mapapaikli ang biyahe ng mga commuter, marami rin itong maseserbisyuhan dahil mahigit 1,300 pasahero ang kaya nitong isakay. Fully air-conditioned, may air filtration system at gawa sa polycarbonate material ang bintana ng tren ng babiyahe, kaya hindi ito madaling mababasag. 50 pesos ang pamasahe mula San Pablo hanggang Lucena at pabalik, nadadaan sa 4 na flag stops sa Lutukan, Candelaria, Chaong at Sariyaya. Babiyahe ito simula alas 5 ng umaga hanggang alas 7:30 ng gabi. Bahagi ng proyektong ito ng PNR Bicol Express na magtutulay sa Metro Manila at Southern Luzon. Handa raw makipagtulungan sa susunod na administrasyon ang bansang China para matuloy ang negosasyon para sa joint oil exploration sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang joint offshore oil and gas development ang tamang paraan para maabot ang anilay win-win na resulta. Nitong Huwebes, sinabi ni outgoing Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. na iniutos ni Pangulong Duterte na tapusin na ang pakikipag-usap ng Pilipinas kaugnay rito. Ayon naman sa Department of Energy, patuloy itong makikipag-usap sa mga kasalukuyang service contract holder para sa exploration activities. Natunton sa karagatan ng Samar ang isang barkong naging bahagi umano ng pinakamalaking naval battle sa kasaysayan ng World War II. Ito ngayon ay tinuturing na pinakamalalim na shipwreck na nadiskubre ng mga explorer. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Sa lalim na 22,621 feet, ito na ang may tuturing na pinakamalalim na wreck na na-survey at na-identify ng mga underwater explorers. Ito ang USS Destroyer Samuel B. Roberts na natagpuan ng explorer na si Victor Vescovo sa karagatan ng Samar. Ang Sammy B. ay kabilang sa US Naval Fleet na lumabas sa Japanese Navy sa Battle of Samar na bahagi ng makasaysayang Battle of Leyte Gulf, ang tiniguriang pinakamalaking naval battle sa kasaysayan ng World War II. Sa itsura ng underwater video, akalain mong nangyari ito ilang buwan lang ang nakakaraan. Pero ang paglubog ng Sammy B. nangyari noong October 1944. Ayon sa explorer na si Victor Vescovo, nahati sa dalawang destroyer ng kanila itong madiskubre nitong June 18. Sa kuha ng kanilang ROV o remotely operated vehicle, kitang-kita pa ang gun mount ng destroyer. Sa litrato, makikita pa ang markings na number 13 ng barko na positibong kumilala na ito ang destroyer na Sammy B. Ang 3-tube torpedo tube ang isa ring palatandaan na ito ang barkong lumaban sa tatlong mas malalaking barko ng Japanese Navy. Makasaysayan ang pagkakadiskubre sa barko dahil sa lalim nito. Pero hindi na nila pinalapit pa ang ROV sa barko dahil naroon pa ang ilang explosive ordnance na posible pang sumabog kahit halos 80 taon na ang nakararaan mula nang ito ay lumubog. Ang mga video at litratong ito na nakunan ni Vescovo, ibibigay doon nila sa US Navy. Gamit ang teknolohiyang ginamit para makita ang Sammy B, balak ng explorer na si Vescovo na gawa ng mapa ang Challenger Deep sa Mariana Trench, ang pinakamalalim na bahagi ng dagat sa buong mundo. Rafi Tima, Nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ivan Mayrina, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.